Maaari raw mabuhay ang tao ng walang pagkain hanggang 3 linggo. Pero 3 hanggang 4 na araw lamang ang kanilang itatagal kung walang inumin. Ang problema, halos 2 bilyong kabahayan sa buong mundo ang walang tubig. At ang suliranin ito, madalas mga kababaihan ang pumapasan. Ito sa 10 kabahayan na walang tubig, babae ang nag-iigib. Yung women and children po, sila po yung disproportionately na talagang naapekto ho ng clean water crisis. Yung women po kasi, sila ho yung meron ho menstruation, sila ho yung nanganganak. So mas sila ho yung nangangailangan ng talagang yung clean na water. Yung mga nanay ho, usually, sila ho yung nag-aalaga sa mga bata. Isang misconception po, dahil archipelago po tayo, iniisip po ng mga tao na siguro wala po tayong pangangailangan sa tubig kasi nga surrounded by water. Pero hindi naman po naiinom yung tubig po na galing sa dagat. So itong daan, ito yung papuntang balon kung saan kumukuha ng tubig yung mga residente dito. No? Wala kang makikitang ibang source of water maliban dito sa balon na doon lang natin makikita. Ang sitwasyon ng tubig dito sa aming lugar ay napakahirap. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng tagtuyo. Meron ditong hinukay silang bago, pero pagdating ng tagtuyo, wala na talaga siyang tubig. Basakan ang tawag sa taniman ng palay na ito ng Tribong Tedoray sa South Upi, Maguindanao del Sur. Ito lang daw ang tanging lugar na mapagkukunan nila ng tubig. Dito naisipan ng mga residente na gumawa ng balon kasi nga nakasurvive din yung mga palay dito. Dito na kinukuha yung source of drinking water, paglalabat, panghugas ng pagkain, pangluto. Isa sa mga leader ng Tedoray Indigenous People, si Eileen Hualde. Siya rin ang founder ng Women Organization of Raham Mamalu Descendants. Bilang ina at isang leader, tubig ang pangunahing krisis na gusto niyang masolusyonan. Sa simula pa noon, malaking problema na ang tubig dahil nga yung aming source of water dito ay balon. So yung mga residente ng Sitio Linamas ay kumukuha pa ng tubig sa bayan. So kung lalakarin natin, no, umaabot din sa 30 minutes. Ganito kahirap sa community. Ayan. Kaya naman si Eileen ang nagbigay ng ideya na magtayo ng balon sa kanilang lugar noong 2022. Nagkaroon kasi kami ng Adapt a School program. May nag-donate na friend ko ng building. So, kailangan din ng water. So, ang ginawa namin, ma'am, nag-request kami sa local government unit to provide us water. Ang isang balon sa likod mismo ng kanilang bahay, siya at ang kanyang asawa ang nagsimula upang magkaroon sila ng tubig. Nag-try din gumawa yung mga resident dito ng medyo malaking balon. Kung makikita ninyo, ito ay malapit sa yung tinatawag na basakan, yung pataniman ng palay. Pero ganito pa lang siya kababa, wala talaga silang nakitang water. Hindi na nila tinuloy yung paghuhukay. Ibig sabihin, mahirap talaga ang tubig dito sa area na to. Tanging paghuhukay lang daw ng balon ang paraan upang makakuha sila ng libreng tubig. Kung bibili raw kasi, ay aabot ng mahigit 40 pesos ang gagastusin para sa 1 galon ng tubig at pamasahe. Yung sa inumin, kapag wala talagang sapat na pera, no, nilalakad lang. Yung arawan nila dito is just basic needs, tapos dagdag pa itong water na inumin. Yung income ng isang magsasaka ay hindi sapat sa basic needs. Nakadagdag para sa kanilang suliranin ang pagtama ng El Nino.
Especially today na drought, wala na din silang pangkikita ang pangkabuhayan, wala silang arawan, wala silang choice, kundi kukuha na lang sa balon para yun ang gamitin pang inom sa panlalaba, sa panliligo, at ginagamit din sa pagluluto. Maituturing na isang fourth class municipality ang South Upi sa Maguindanao. Ibig sabihin ay mas mababa sa 130 million ang average annual regular income ng lugar. Pagsasaka ang kadalasang hanap buhay sa lugar na ito. Dito kasi nakasalalay yung ating pangkabuhayan. Dito tayo kumukuha ng mga basic needs natin. Papaano naman yung improvement ng isang community kung wala tayong sapat na water? Sa halos 18,000 residente ng Barangay Romonga Obs sa South Upi, nasa halos 10,000 kababaihan ang lubhang apektado sa kawalan ng tubig. Bukod kasi sa personal na pangangailangan ng kanilang pangangatawan, sila rin ang pangunahing tagapag-alaga sa kanilang mga pamilya. Mas dapat mataas yung personal hygiene ng kababaihan, lalong-lalo na tuwing kami ay may buwanang dalaw. Sa ating kusina, mahalaga ang tubig. Sa mga bata naman, dapat yung tubig natin ay malinis din. Dito sa Tanay Rizal, saga naman sa tubig. Pahirap naman daw ang pagkuha nito dahil sa layo ng bukal. Ma'am, gaano kalayo po ang inaakyat? Mga isang oras po. Mayroong mga maliliit na ilog kaming nadaanan pero hindi raw ito sapat para sa kanilang pangangailangan. Ma'am, nasa isang oras na ba tayo? Hindi tayo umabot sa isang oras kasi mabilis tayo. Oh, mabilis pa po tayo. Nalagay po na yun. Pero ang dami na namin dinaanan na mabato po, ano, mabato, matarik. Mm-hmm. Tapos medyo, yan na, nagsisimula-simula na yung ulan. So medyo challenge din sa amin ni ma'am yun sa akyat. So ngayon ma'am, ito na po yung pinaka-matarik ma'am. Tapos pag-akyat natin, makikita na bukal natin na yun. Sa kabila ng hirap, tinitiis ni Rosalyn ang pag-akyat at paglalakad dahil dito. Sigurado siyang malinis ang makukuhang tubig. Dahan-dahan po kayo dito. Samantala sa Maguindanao, umaga pa lang ay nakapila na ang mga bata sa balon na ito. Dala na rin ang galon ng kanilang pupunuing tubig. Ang ilan, dito na naliligo, naghihilamos at umiinom. Hindi siya malinaw. Kapag marami na ang kukuha, magiging lubog na siya. So just imagine, dito kinukuha ng mga residente yung kanilang inumin. So hindi talaga siya safe. 2 buwan na rin daw walang ulan sa kanilang lugar. Meron pa ding water pero nag-aagawan na sa tubig. Sa madaling araw, meron ang umiigib dito. Masimula pa ng 3 o'clock in the morning until afternoon hanggang gabi pa. Nakakaligo pa din naman dahil nga may isang balon na nakaka-provide pa din ng water but then nag-aagawan. So sa side naman ng maka-afford, bibili. Pero saan nga naman kukuha ng pambili ng tubig kung pati ang mismong pinagmumula ng kanilang kabuhayan ay tuyot na rin. Yung mga tanim namin patay na dahil hindi namin nadidiligan yung aming backyard gardening, mga green and leafy vegetables na tinanim ng mga residents, wala na. Yung mga mais, wala na rin. So totally, lahat ng pananim dito ay affected. Pero ngayon, hindi na pwedeng kumuha ng pandilig dito dahil nga ang inuuna na lang yung ginagamit sa panliligo, panghuhugas, at saka yung mga estudyante na nanggaling dito, na doon pa nag-aaral sa town, dito na rin sila naliligo. Dahil sa problema sa dumi ng tubig na nagmumula sa balon, isa ang bayan na ito na tinulungan ng Waves for Water. Isang organisasyon na nagbibigay ng water filter sa lugar na hirap makakuha ng malinis na supply ng tubig inumin. Ang island hopping po para sa atin is na parang tourism po o bibisita. Pero sa iba po, yung island hopping sa kanila is bangka ho. Magta-travel sila from one island to another
para lang makakuha po ng tubig sa ibang island. Yun ho yung mga pagkakaiba na hindi natin masyadong napapansin na meron ho talagang pangangailangan pa sa clean water po dito sa Pilipinas. Yung pagdating ng binigay ng Waves for Water, galing dito, sinasalat nila doon. So wala na rin kaming cases sa diarrhea dahil nga doon sa water filter. So yung Waves for Water Philippines, yung primary goal niya is to provide clean water access to Filipinos or to communities in need. Isa rin sa mga natutulungan ng Waves for Water ang bayan ni Rosalyn sa Tanay Rizal, kung saan karamihan din sa populasyon ay kababaihan. Ito pong filter na kaloob po ni Zane Japper with partnership po sa ANEL ay bibigay po namin sa inyo ng libre at wala pong bayad. So ibang-ibang tonal po yan. Gano'n na ikahalaga sa inyo yung matulungan kayo katulad nga nung binibigay nitong Waves for Water? Napakalaking halaga po yun. Eh kasi magiging safe na po ang aming Nakatutulong ang water filters na ito sa panahon ng sakuna. So dito ba laging may kuryente or madalas nagpa-brownout? Walang kuryente, solar. Solar yung ginagamit nyo. So ito po, kahit walang kuryente, pwedeng-pwede nyo po siyang mapakinabangan at makakuha kayo ng malinis sa tubig. So pero ito pong idodonate namin sa inyo, kahit bumabagyo, kahit may sakuna, kahit ano pang mangyari o walang ilaw, walang kuryente, magagamit at magagamit nyo. Ang water filter kasi gumagana gamit ang gravity o gravity fed. Pag nakasabi siya naka-off, pag binaba natin, all the way down, all the way down. Lalabas yung tubig, dire-diretso po siya. Pasagot po sa dito. Mahigit isang dekada nang tumutulong ang Waves for Water sa mga lugar na hirap ang tubig. At isa ang barangay Layban sa Tanay Rizal sa higit na nangangailangan ito. May mga bukal kaming pinagkukunan pero hindi siya safe sa tingin ko kasi wala siyang tangke. So tuloy-tuloy lang yung tubig. Kaya kapag umulan, so diretso rin po yung sahod ulan sa pinakambukal. Sa lumalabo po yung mga bukal namin na kinukunan. Mahigit 3 taon na mula ng pondohan ng barangay ang pagpapakabit ng mga tubo mula sa bukal para dumaloy ang tubig sa mga kabahayan. Bukod kasi sa mahirap puntahan, delikado rin na tuntunin ang mismong pinagbumulan ng tubig. Dami po kasi ang tubig talaga number one na pong pangailangan namin. So parang pag walang tubig, halos kulang din po talaga ang buhay namin pag walang tubig. Tubig tsaka yan po hanap buhay. Kaya number one na po yung tubig. Nang marating namin ni Rosalyn ang bukal na pinagkukuhaan nila ng tubig, kapansin-pansin ang linis at dami ng tubig na inilalabas nito. Ayan, bakit pinili niyo dito ang tumira? Eh kasi nga po, iniisip namin, wala kami pinag-aralan, hindi kami tatanggapin dyan sa labas. Ganun po. Kaya dito na lang din kami. Ah, talagang hindi niyo na po pinangarap na lumabas po? Parang nasanay na po kami dito eh. Mm-hmm. Kung kami na may pupunta sa kabayanan, wala naman din kaming alam na hanap buhay na kumbaga sa may mga wala din, magugutom din kami doon. Ngunit kahit sa syudad, nagkakaroon na rin ng kakulangan sa supply ng tubig. Kaya naman kahit ang isa sa mga pinakamalaking water concessionaire sa bansa, naghahanap at gumagawa na rin ng paraan kung paano ito mapupunan. Ang new water po natin ay malinis na inuming tubig na galing sa used water. Gamit na tubig galing sa ating bahay, katulad ng pinagliguan, pinaghugasan, ito po ay napupunta sa sewage treatment plants at pupunta po sa ating new water treatment plants. 2019 nang simulan ng Maynilad ang pag-aaral sa proyektong ito dahil sa naranasang water crisis sa Metro Manila. Para hindi tayo umasa o dumepende sa main source ng tubig natin dito sa Metro Manila, which is yung Angat Dam. Dumadaan ang used water sa sewage treatment plants, kung saan ito nililinis upang maituring na acceptable sa environment, bago pa ibalik sa ating mga ilog at estero. Dito po sa ating new water system process treatment plant, hindi po natin siya itatapon sa ating rivers and creeks. Kukunin po natin siya para i-filter ulit para mas malinis at maging safe na inuming tubig ang ating treated water. Meron tayong 4 stages.
Sa stage 1 po natin, dito papasok yung pressurized media filter kung saan tinasala natin ang tubig ng mas pino. Yung sa stage 2 po natin is yung ultrafiltration kung saan sinasala pa po natin ng mas pinong pino, mas maliit pa sa 0.02 microns para paglabas ng tubig ay malinis na. Dito rin po sinasala yung mga viruses, bacteria, is yung reverse osmosis naman. Kung saan yung mga hindi pa naisasala dun sa ultrafiltration, dito po sinasala. After po ng reverse osmosis is yung disinfection para hindi po mabuhay yung mga bacteria habang dinidistribute sa ating mga customers. Nakakapag-produce raw ito ng nasa 6 million liters na recycled water per day na tumutustos sa pangangailangan ng 2 barangay sa Metro Manila. Isa ito sa mga supply augmentation measures o pandagdag sa supply bilang tugon sa El Nino at mga panahong kapos ang pangkaraniwang pinagkukuhaan natin ng tubig. Mahalaga po sa atin ang pag-recycle o pag-reuse ng tubig dahil limitado lang po ang ating freshwater resources, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mahalaga ito sa ating tinatawag na circular economy approach na para mas ma-maximize natin ang ating resources para tugunan ang climate change, biodiversity at pollution. Na akyatan po. Mm-hmm. Paano po kayo nag-i-give dito, Nay? Ay, isasahod po ito. Saan pong puno nakalagay po yung ano, tubo? Diyan po sa tibig na. Kasi ito, Nay, pwede na itong inumin direkta na. Mm-hmm. Pero kung kayo po papipiliin, magbabayad ba kayo o i-give dito? Dala na rin po nang walang-wala, kaya titiisin na lang ng pag-akyat dito kahit mahirap. Yung quality po ng tubig na nilalabas niya is 99.9 germs free. Meron po kaming certificate from FDA, DOH, and dumaan din po yung mga filter sa laboratory test sa National Reference Laboratory for physical, chemical, and bacteriological exam at lahat po yun pumasa. So hindi nyo na po kailangan bumili ng mineral water para sa mga bata, lalo na sa mga dumededeng bata kung magtitimpla kayo ng gatas. Tubig na pangtimpla sana ng gatas para sa kanyang apo ang naging problema noon ni Nanay Rowena. Kasi po nakaranas kami, yung apo ko po namatay siya, ganyan. Nagdudumi siya, nagduduwal siya, ganun. Eh sabi po nung ano namin sa doktor, ibili niyo muna ng tubig dito sa ano. Eh ganun nga pong ginagawa namin. Kaya po, sa mga anak ko, binabawi ko na lang. Tumagal po ng gano'ng katagal yung gano'ng sitwasyon niya po? May 24 oras po. Isang araw lang po? Mm-hmm. Tapos namatay na po siya? Oo. Oh. Siyempre, payo-payo ng matatanda, bag na niyo munang painumin. Ibili niyo muna sa bayan para maano-ano. Mm-hmm. Awa naman ang Diyos po. Yun, na ano. Yun nga lang po yung apo ko, naigyan po ang katawan. Kaya naano siya. Hindi na umabot sa doktor. 10 buwan mula pagkasilang nang bawian ang buhay si Baby Julian dahil sa pagtatae. Nagdudumi siya, nagduduwal siya, ganun. Eh sabi po nung ano namin sa doktor, ibili niyo muna ng tubig dito sa ano. Umasa noon si Nanay Rowena sa tubig mula sa bukal. Siyempre po, dito na kami lumaki. Nasanay na yung aming katawan na dito kumukuha sa mga ganyang bukal-bukal. Ano pong naisip ninyo noon, Nay, nung mga panahong yun na nagtatae yung bata? Kasi sa aming katutubo, yung mga payo ng matatanda, ginagawa namin, mga herbal, ganun, inilalaga namin para ganun sa mga bata, ganun. Kahit naman po, kahit matanda rin, nakaranas din po ng ganun. Hindi maipagkakaila ang trahedyang dulot ng kakulangan ng akses sa malinis sa tubig sa ilang bahagi ng Pilipinas. Magkaitsura sila, magkamukha. Isa ang Waves for Water sa mga organisasyon na tumutulong para tugunan ang isyong ito. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng malinis na tubig na inumin. So dahil maraming cases na namamatay dahil sa diarrhea. Malaking tulong na yun. Malaking mahalaga na sa amin talaga yun. Ganun. Yung makatulong ba sa paglilinis din ng aming iinamin, ganun. Sana ma'am ay siguro na may hindi mangyayari yung ganun sa anak, sa apo ko. Para ipakita sa inyo kung gaano ka-effective yung filter, hindi ito magic ha. Ito yung teknolohiya na ginagamit sa filter
para tanggalin lahat ng dumi, lahat ng bakterya, lahat ng amoy, lahat ng kulay na hinahalo ng germs sa tubig. From dirty water, ano po yung lumabas? Malinis na tubig. So ngayon, pwede na po siyang inumin. Pupunta po kami sa mga iba't ibang komunidad para magbigay po or para ma-improve po yung clean water access. Target nila ang tinatawag na GIDA ng DSWD o ang Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Napansin po namin na kahit na mamigay po kami ng filter, parang nangangailangan po ituro namin kung paano talaga maging ligtas sila sa pag-handle ng tubig. So pupunta po kami sa mga komunidad. For one po, namimigay po kami yung mga water filters po yun, na sinasabi po namin mga 5 to 10 years po. Hindi po nagagamit ng kuryente. Basically, isang filter po na share po ng 5 households. Napapaligiran tayo ng water, pero ewan, dito sa lugar namin, we are not lucky na magkaroon kami ng water system. Misa pag may nagtatanong sa amin, ano ba yung pangangailangan namin dito sa barangay? So, yun po yung una kong nire-request sa kanila, yung mga host po, para makarating po yung tubig sa mismong mga sityo. Para sa marami sa atin, isang pihit lang to ng gripo eh. Maghugas tayo. Pero para sa iba, kilo-kilometro ang kailangan lakbayin at malalim ang dapat hukayin. Makahanap lang ng malinis na tubig. Ako si Abby Espiritu. Para sa GMA Integrated News, DigiDocU.